Today's journey through aesthetic realms will be presented in Tagalog, with subtitles in Arabic, Oleksis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. Araw na lupain ng Pilipinas ay tahanan ng 72 milyong mapagmahal na mamamayan na kilala sa kanilang pagiging palakaibigan at makadiyos. Sa buong mundo, kilala ang Pilipino bilang, sa English ang tawag natin Filipino hospitality. Ang example dito pag may bisita, ang bisita nakahiga sa kama, ang mayari ng bahay sa sahig. Ang kahanga-hanga para sa akin ay yung pagiging masigasig nila pagdating sa mga gawain, sa mga pagiging masipag sa lahat ng oras, magiging masipag higit sa lahat, ang pagiging maanyaya sa mga tao, pagiging masayahin sa lahat ng oras, at higit sa lahat ang pagiging makadiyos sa buong buhay namin. Ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan at iba't ibang kultura na nagpapakilala sa tatlong pangunahing rehiyon, ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang mataginting na pamana ng kanilang mga katutubo ay ipinapakita ng ilang tradisyonal at etnikong mga sayaw. Ngayon, sa paglalakbay sa maningin na kaharian, ating saksihan ang makulay at buhay na sayaw mula sa Folkloric Filipino Dance Company na nakabase sa Maynila, ang kabiserang syudad ng Pilipinas. Filipino karakter na ipinapakita sa mga sayaw ay yun nga na kahit mahirap ang buhay, masaya pa rin tayo, meron tayong ibang maaasahan sa buhay na hindi tayo hopeless. Meron tayong mga makita pang kaayusan sa buhay. Mula sa umpisa, sa tulong ng founder and advisor of cultural affairs and events na si Binibining Daisy F. Huministrado, ang kanilang grupo ay nakapagpakitang gilas sa mga tanyag na pagdiriwang tulad ng Miss Universe Beauty Pageant, Cultural Dance Festival sa Japan at Korea, WOW Philippine Series at marami pang iba. Ang kanilang pagsayaw ay isinagawa din para sa Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Foreign Affairs, at Asian Development Bank. Ang miyembro ng grupo ng mananayaw ay binubuo ng puno ng talentong mga estudyante ng universidad na buong pusong naglalaan ng kanilang oras at lakas upang mapanatili ang maganda nilang tradisyon. Nabibigyang buhay ang aking higit sa lahat ang aking kaluluwa at paghahandog ng kagalakan sa aking puso at higit sa lahat sa aking kapwa Pilipino. Sa nakalipas na libu-libong taon, ang naninirahan sa kabundukang mga katutubo ng Pilipino ay namumuhay na kaisa ng kalikasan. Nakabuo sila ng mga ritual sa pagdiriwang ng iba't ibang yugto ng buhay, gaya ng pagdadasal na umulan at pagpapasalamat sa kabanalan. Ang kinalabasan ay isang magandang kwento na pinagsamasama at naging katutubong mga sayaw. Ang bawat baryo o bukid ay may kanyang natatanging sayaw at ilan dito ay ang Sapatya mula sa baryo ng Manibaug, Porac, Pampanga, sayaw sa bangko ng Pangasinan, Lingayen, Sinulog ng Sinugbahan, Tinulabong mula sa naninirahan sa kabundukan ng Panitan at Loktugan,
copies, at marami pang iba. Dito pinapakita ang masayang buhay sa ating mga baryo o probinsya na kahit mahirap ang mga tao, mahirap ang buhay, masaya pa rin sila. Nakangiti pa rin. At dito po ay makikita sa mga sayaw natin na ang tawag namin doon ay mga fiesta dances. Mindanao ay ang pinakatimog na rehiyon ng Pilipinas, kung saan ang kulturang Muslim ay mas kilala. Ang mga sayaw mula sa parte ng bansang ito ay nagpapakita ng Islamikong impluensya. Ang pangalawang bahagi po ng ating kultura Filipino ay tungkol naman sa kultura ng mga taga Mindanao. Ang ating mga Muslim brothers, kasi napaka-colorful at napaka-exotic o pambihira ang kanilang sayaw, lalo-lalo na po ang musika, mga kasuotan. Dito sa mga sayaw mula sa Mindanao, makikita natin na ang galaw sa sayaw, ang mga kasuotan at lalo-lalo na ang mga ginagamit na instrumento ay hawig sa kultura ng tulad ng Malaysia, Indonesia, Thailand. Kasi bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang Mindanao ay parang daungan ng mga traders sa English na galing sa mga bansang ito. Kaya binahagi nila sa mga Pilipino sa Mindanao ang kanilang kultura. Ang pagapir ay isang magandang sayaw ng Muslim kung saan ang mga mananayaw ay nakasuot ng pangkahariang kasuotan. Ang kaayaayang galaw ang nagpapakita ng marilag na lahi ng kaharian. Kami magbabalik upang maghandog ng masiglang tradisyonal na sayaw ng Pilipino pagkatapos ng maikling paalaala. Mangyaring manatiling nakatutok sa Supreme Master Television. Kailangan ko po ng parang nakakapagbigay po ako ng kaligayahan sa kanila. Makita ko po silang pinapalakpakan lang po kami. Masaya na po ako. Thank you.
Ang Pinoy ay masayahin. Ang Pinoy, grasyoso. Kami nagbabalik sa isang paglalakbay sa maningning na kaharian. Sa ating palabas ngayon ay itinatampok ang yaman ng Pilipinas na nakikita sa kanyang mga tradisyonal na sayaw na kaaya-ayang ginanapan ng miyembro ng Folkloric Filipino Dance Company, ang organisasyon na nakalaan sa pagpapanatili ng masining na sayaw ng mga Pilipino. Bawat sayaw po kasi may tamang expression, tsaka ikaw po mismo yung nagdadala. Kumbaga, istorya po yun eh, yung pinakabuong sayaw niyo po. Tsaka dapat sasayawin mo siya ng buong puso, tsaka may disiplina. Para sa akin po, ang sikreto para masayaw mo, ang sinaunang sayaw ng aming lahi, siguro po yung disiplina kung paano mo sayawin at higit sa lahat ang igalang kung ano ang mga tradisyon, kultura ng bawat rehiyon sa aming bansa. Ang mga sayaw mula sa sentrong Visayas ay nagpapakita ng kabuuan ng iba't ibang impluwensya sa Pilipinas. Ang pambansang sayaw na nagmula sa rehiyong ito'y tinatawag na tinikli. Ito ay kinakailangan ng kawayan na poste at kailangan ng pambihirang koordinasyon mula sa mga mananayaw. Ang masiglang mga galaw ng mga mananayaw ay tulad ng mabilis na lukso sa pagitan ng mga sanga ng mga ibon na tinatawag na tikling, kung saan nagmula ang pangalan nito. Nasa puso ko po ang pagsayaw ng mga nakalumang sayaw, mga Pilipinong sayaw na mula pa sa ating mga ninuno, upang maipakita ko sa ibang tao na kahit na sa modernong panahon natin ngayon, may mga tao pa rin na sumasayaw ng mga kulturang sayaw. Binibigyan ko po ng matinding pasensya ang pag-aaral ng mga kulturang sayaw na sayaw natin noong... Ang Maria Clara ay isang uri ng sayaw na malinaw na nagpapakita ng Kastilang pinagmulan. Ang mga babaeng mananayaw ay nakasuot ng disenyo mula sa Europa, ang Maria Clara ang bestida, habang ang kalalakihan ay nakatradisyonal na kamisetang Pilipino na may mahabang manggas na tinatawag na barong Tagalog. Sayaw po natin na may hawig sa Espanya ay itinuro sa atin nang nandito pa ang mga Espanyol. Ang ating kaugalian, kasama doon ang ating
pagkakatoliko ay nanggaling sa mga Espanyol. Typical doon ang paggamit ng castanets, yung bilog ng kahoy. Nang tinuro sa Pilipino, ang kanilang isinama na talagang Pilipino ay yung paggamit ng kawayan na castanets. At maganda naman ang tunog ng kawayan na castanets. Medyo iniba natin ang mga movement. May kaunting kaibahan, in-improve, inayon sa kultura din ng Pilipino. Karamihan po ng mga dance companies ay ang tinatawag nilang Spanish-Philippine dances namin, Maria Clara Suite. Si Maria Clara ay karakter sa nobela ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Si Maria Clara po ay tunay na tao. Pero sa nobela ni Rizal, No Limitanghere yata yun, ay ang pangalan niya Maria Clara. Anak siya ng pare, kaya maganda. Pero sinisimbolo niya ang karakter ng Pilipina. Ang Pilipina ay mahinhin. Bukod sa maganda, mahinhin. Noong araw, ang Maria Clara na yon ang ating hinahanap na ugali ng isang Pilipina. Sa pag-aaral at pagganap sa tradisyonal na sayaw ng Pilipinas, ang mga bata na puno ng talento ay nakatutulong na panatilihin ang aspeto ng magandang kultura ng bansa. Nadama din nila ang matinding kaligayahan sa pagbabahagi ng likas na mapanatag ng mga Pilipino sa pamamagitan ng anyong sining sa kanilang kapwa Pilipino, gayon din sa mundo. Kumbaga, binubuhay po natin kung ano yung sariling atin. Tsaka, mas masaya po kasi kapag sumasayo ka po nung kulturang kinalakihan mo. Yun po. Base sa mga sayaw na inyong pinerform, anong mga katangiang Pinoy ang sa palagay mo ay maipagmamalaki natin? Ang pagiging mainhin po, ang pagiging napaka-kaingga-ingga nyo sumayaw. Ang pagkakaroon po ng likas sa sarili, ng talento, talentong nasa sarili po natin na handaan natin ipakita sa ibang tao upang kawilihan at gayahin. Upang sa susunod pa na henerasyon ay mabuhay pa rin ang mga kulturang Pilipino.
isang malaking karangalan para sa akin ang masayaw. Ang sayaw noong unang panahon, napakahalaga sa aming kultura ang pagbibigay ng pagpapahalaga tamang pagsayaw, higit sa lahat ang paggalang, naroon yung pagiging masigasig kung paano mo dapat isayaw ng maayos at higit sa lahat ang pagsasayaw ng may puso. Salamat kay Binibining Huministrado at sa mga mananayaw ng Folkloric Filipino Dance Company sa kanilang kahangahangang pagganap at marangal na pagsisikap sa pagpapanatili ng kanilang saganang namana. Ang tradisyonal na sayaw ng Pilipinas ay tunay na refleksyon ng kaakit-akit at magiliw na katangian ng kanyang mamamayan. Para sa iba pang impormasyon sa Folkloric Filipino Dance Company and Rondalia, maaari niyong bisitahin sa 3B Fulgencia Street, San Francisco del Monte, Quezon City na may telepono bilang 411-8827 o sa cellphone 0926-699-5076. Maaari din kayong mag-email sa fingo_@yahoo.com or folk_filipino@yahoo.com.ph. Ikinalulugod namin na makasama kayo ngayon sa isang paglalakbay sa maningning na kaharian sa Supreme Master Television. Susunod ang Vegetarianism, The Noble Way of Living, pagkatapos ng Noteworthy News. Naway ang inyong buhay ay mapuno ng makalangit na biyaya at makalangit na tugtugin. It was a pleasure to have you with us today for a journey through aesthetic realms on Supreme Master Television. Up next is Vegetarianism, The Noble Way of Living, right after Noteworthy News. May your life be filled with heavenly grace and celestial melodies. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.